Hello guys, welcome to my channel, Andrea's Love. Sa first video ko po, i-share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng spinach pancake. So hindi ko na rin po patatagalin para mapanood nyo na po kung ano po yung mga ingredients na gagamitin ko. Simple lang po ito, pero sigurado ko po masasarapan kayo. Bago natin gawin yung pang pancake, ibababad ko muna itong spinach pancake para matanggal yung, alam mo yun, yung mga microbio or may mga uud-uud, ganyan. Ibababad ko siya sa may asin, tubig na may asin. Para masigurado natin na malinis yung spinach na gagamitin natin. Cut ko na lang siya ng ganito kasi hindi ko naman siya kailangan na lahat. I-blender ko rin siya eh. Ito lang. So ngayon, gagawin na natin yung pang-pancake natin. So ito yung flour sa nungunting. So, medyo kinakabahan ako kasi baguhan. Baguhan ako na first time ko itong gawin. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung pagkain. Gustong gusto ko. So, 1 cup lang guys yung kailangan natin. One cup. So, wala akong bowl dahil nabasag. So, ito muna gagamitin ko pansamantala. Tara. Tapos, hindi ako nagagamit ng tubig. Gatas yung ginagamit ko. One cup din na milk. Ngayon, paghahaluin na natin. Haluin natin ng mabuti, ng maayos, para yung mga buo-buo, matulaw siya. Medyo nahihiya pa ako ng konti, pero kaya ko to. Pasensya na kayo ha. May improve ko rin to. Okay, mag-alala. So, guys, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe kayo. At yung katabi po ng subscribe na merong bell, i-click niyo rin po yun para ma-notify ko po kayo na meron po akong bagong video. At i-like niyo rin po and share yung video ko po. Salamat po! So, ganito na siya, guys. So, medyo malapot pa siya. So, pwede mo siyang dagdagan ng gatas. Depende sa'yo. Mapifil mo naman kasi kung masyadong malapot yung ginawa nating pancake. Ano ba tawag mo? So, ito na siya. So, I think okay na siya. Hindi na siya malapot at hindi rin siya super watery.
siya. So, pwede na natin simulan yung pagluto ng pancake. Tara, punta na tayo sa kusina. Nandun yung luto. So, ayan na siya, guys. So, nag-init na ako ng kawali. At gumagamit ako ng olive oil para sa panluto ko. Kahit naman anong ano, oil, pwede nyong gamitin. Kung ano yung gusto nyong oil. So, maglalagay lang ako ng konti lang. Konti. Konti na parami ng konti. Tapos, spread ko siya. Ganyan. Tapos, ito. Tapos, spread mo siya. Ganyan. Ganyan. Kasi kailangan natin, guys, ng manipis lang. Manipis na pancake. Hindi natin kailangan. Di ba usually, yung pancake is medyo makapal. So, kailangan lang natin ng manipis lang. Kasi iro-roll ko siya mamaya. Abangan nyo yun. Dapat ganyan siya, guys. Then, i-flip up lang natin. Oops! Ganun! Ganyan! Ito na yung dalawang na luto ko. Pangatlo to. Ito na, guys, yung hinugasan kong ano, spinach. Tapos, nagpakulo ako ng tubig kasi i-steam ko siya. I-steam ko, then after that, palalamigin. Pag malamig na siya, i-blend ko na siya sa blender. Kumukulo na, so ilagay na natin yung spinach. So, ganito lang yung ginagawa ko. So, ganyan lang. Kala mo marami, pero mamaya yan. Bigla lang siyang kukunti. So, ayan. Tapos, takip na natin. Takpan na natin. So, ito na siya, guys. Ito na yung steam spinach. So, medyo malamig-lamig na siya. Tingnan natin. Oo, malamig na nga siya. So, ay, hindi pa. So, mamaya-maya pa. Nag-ano pa pala siya. Kailangan pala dapat inano ko na siya. So, tingnan nyo, diba? Kukunti na lang. Ngayon, i-blend na natin siya. Lagay na natin sa blender. Siya nga pala, guys. Itong blender na to, super tagal na rin to sa akin. So, binili ko siya sa converter ng second hand nung birthday ko. Kasi gumawa kami ni Tita Tunet ng Vietnam roll. Actually, marami na itong pinagdaanan. Wala na rin siyang takip. So, ang ginagamit ko, guys, na takip dyan, ito. Natural. Ito siya. Hindi ko siya matapon-tapon kasi super dami na kasi ng pinagsamahan namin dalawa. Marami na siyang pinagdaanan sa akin. Umulan man, bumagyo. Magkasama kaming dalawa sa lahat ng ginagawa kong inumin or pagkain. Okay, guys. Ibe-blend din natin yung spinach. Ito, lagay na natin. Okay, lagay na natin. Lagay na natin. So, ito na, guys, yung ano, yung ni-blend kong spinach. At ito na rin yung ginawa kong pancake. Yung spinach, lalagyan ko siya ng feta white cheese. Hahaluin ko. So, eto na siya. Nahalo ko ng mabuti. Parang kailangan kong ubusin. Isang
kasi konti na lang din yung natira eh. Ayan na siya guys, yun yung ginawa kong spinach, pinakulaan kong spinach na niblend ko na may white feta cheese. Dito ko siya ilalagay. At ito na rin yung ano, yung pancake na ginawa ko. So ito, lalagyan ko siya ng kunting olive oil. Spread ko lang siya. Yan, ganyan. Tapos, ganun-ganun. So, ayan na nga siya, guys. Ganito yung gagawin ko. So, ito, spread ko siya dyan. Spread ko siya. Sensya na po sa video ko. Ayan, ayan. Medyo hawak ko po kasi yung phone ko eh, kaya na medyo nahihirapan ako. Tapos gaganyan ko siya. So ayan na siya. Tapos yan, okay na. So lalagyan ko siya ng cheese size. Pagka roll ko, nilagay ko na siya dito. Ganyan lang gagawin ko hanggang sa mapuno to. So, ito na guys yung kabuuang ginawa ko. After nito, ang gagawin ko, may sobra siya. So, ilalagay ko lang, itatoppings ko siya. Tapos, magtatoppings din ako ng bega. Gumamit ako ng French onion kasi gusto ko yung may flavor talaga siya. Tapos, lalagyan ko rin siya ng konting milk para hindi siya mag-dry. So, habang guys, lalagyan ko siya ng toppings, ipiprihit ko na yung ano, yung oven. So, kailangan ko ng 30 minutes kasi 10 minutes para 5 to 10 minutes para ipreheat siya. Tapos 180 lang siya. Then up and down yung ano niya, init niya. So, ayan na siya, guys. Nilagyan ko siya ng cheese. Yun na yung cheese na pinakita ko sa inyo. At dinagdagan ko rin siya ng parmesan kasi meron pa akong konti. So, inubos ko na siya dyan. Tapos, ito yung tinutukoy ko sa inyo na lalagyan ko siya ng milk para hindi siya madry habang nasa oven siya. Ayan. So, okay na. So, ngayon, lalagyan ko lang siya ng foil. Tapos, ilalagay ko na siya sa oven. Then, titikman natin mamaya. Pagtapos na, pagkaluto niya. Ayan na siya, guys, oh. Oh. Ay, konting ano pa. Ipapabrown-brown lang natin siya. So, ayan na nga siya, guys. Luto na. Ta-din! Natatakam na po ako. So, tikman na po natin. Sa gitna ako kukuha. Kasi type ko. Sa type ko, sa gitna ako kumuha. Oops. Ayan na siya, guys. Ano kaya? Ano kaya? Pero, i-make sure ko sa inyo na masarap talaga to as in. Ayan na siya. Ayan! Ta-da! Tin, tin. So, ayan na siya. So, I will call my friend to taste this. Ate Fe! Halika nga dito. Bilis na! Tikman mo to. So sexy. Sexy siya. Siyang magtitikin. So, medyo may... Dami na much? Hindi, tikman mo lang. So, siya si Ate Fe. Sa gitna mo kunin kasi meron siyang cheese. Yan, anuhin mo. Yan, para makita nila. Yan. Kunti lang anuhin mo kasi tikman mo. Yan, kunti lang para ano. Yan. Init? Ang panglas. Mainit talaga kasi bagong ano siya. Mm. Anong lasa, te? Sarap. Yung totoo. Huwag kang magsinungaling. Sarap nga. Hindi nga. Sarap lang. Dahan cheese. Thank you.
Sana guys, magustuhan nyo yung ginawa kong spinach pancake. Actually, style ko siya. So, may iba pa akong, ano, anong tawag doon? May, akin na to. O sige, sa kanya na lang daw yan. Wala na, di na kami